dating Executive Secretary Pakito Ochoa, bigong makadalo sa Senate hearing ng PDEA-Lix dahil daw nagpositibo ito sa COVID. Napakunot noon naman ng mga netizens. May COVID pa pala ngayon, gayong hindi naman malubha ang COVID ngayon. Eh siguro kung bagong tuli pa itong si Ochoa ay katanggap-tanggap ang excuse na ito. Pero ang magpositibo sa COVID sa panahon ngayon na parang wala ng COVID. We receive a letter from our attorney Pakito Ochoa, and at the same time a what do you call this? Kunin ko lang, sir. We have a medical certificate, sir, indicating that he is positive of COVID, sir. We also receive position papers from Rockwell, sir, and from PDEA, sir. That's all, sir. Thank you. I wasn't born last night, Pakito Ochoa. Eme, of all the odds in the universe, ngayon pa talaga nagka-COVID. What a big joke. Sabi ni Senator Bato, ipaaresto niya si Maharlika pag di pumunta sa hearing. So dapat huwag kang makapili, Senator Bato. Pati sa Ochoa, ipaaresto mo pag di dumating. Kawawa naman si COVID. Siya ang ginagawang alibay. Remember nung sabi nilang na COVID si Bangag at tinakbo sa St. Luke's, may nakakita sa kanya. COVID daw. Yun pala, overdose. Kaya naman talagang nagtataka ang mga netizens. Sa panahon ngayon ay mayroon pa palang nagkaka-COVID. Klarong-klaro na nga daw sa mga netizens na tila nga ito isang panggugurgur daw kay Ochoa. E ano na naman daw ang susunod na sasabihin kapag hindi na naman nagpakita itong si Ochoa? Baka mamaya ang susunod, nakaratay na. Nagbigay naman ng reaksyon at komento ang magaling na influencer na si Mr. Will Toker patungkol sa pagiging praning ni BBBM. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Ano masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Tama. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko. At ito yung nireveal. Tama. Yung confidential informant. At i-reduce ko nga dun sa sworn statement. At alam mo, ito yung ano eh, no? Ito yung pagkaganito yung ano niya, no? Nagkihinala siya, no? Ito yung pinatawag na napapraning, ano? Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagpapawal na gamot sa kanya. Mm-hmm. Kaya pagkaganito yung ano, no, yung kilos, yung pananagita ng ating Pangulo, eh marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-health polygal drug testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na atinihibo ko siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. So linawi lang natin, gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan. Oo, gumawa lang ako. Naging party lang ako ng pagkuha ng sworn statement. Ayan na! Agree ako actually sa sinabi ni Morales kasi hindi naman niya inakusahan ang presidente. Tama! Diba? Kumbaga naging party lang siya. Diba? Doon sa pangyayari dati. Siya lang kumbaga ang gumagawa ng report. And lately kasi, diba, merong statement si President BBM na professional liar daw si Morales. Diba? Parang masyadong defensive. Pansin nyo mga lords. Kasi nadawit lang naman si Morales kasi siya yung pumirma doon sa PDEA report. And tama naman yung sinabi niya na hindi niya inakusahan si President BBM kasi party lang siya ng operation before. Diba? Party lang siya. Diba? Lalo na doon sa PDEA report. Andun yung pangalan niya. Nakasign siya doon. So sumagot lang siya. Diba? Pero, diba? Si President BBM ay parang, di ba, parang ano siya, parang defensive siya. At pinipersonal na niya si Morales at kung ano-ano pa ang sinabi niya kay Morales, jukebox daw, professional liar.
Mr. President? Hindi ganyan, Mr. President. Medyo napapaghalataan po tayo, Mr. President. Sana huwag ka na lang magsalita. Kasi feeling ko, dinidiin nila ngayon si Morales eh. Ginigipit nila ngayon si Morales. Hindi yan titigil. Magsasalita at magsasalita yan. And ang mga taong bayan, ang mga Pilipino, ay eyes on kay Morales. So this administration must be careful. Diba? Kasi kung ano ang ibabato nila kay Morales, ang mga taong bayan ay nakatingin kay Morales. One wrong move. Actually, marami na ngang move. Marami na ngang wrong move. Another wrong move. Diba? Mapapaisip talaga ang mga taong bayan sa kung ano ba talaga ang totoo. Ang problema kasi sa administrasyon na to, naghahanap ng mali sa nakaraan administrasyon at ipapamukha sa mga tao. Hindi na lang nila gawin na gumawa sila ng tama at ipakita nila sa mga tao yung pagkakaiba ng kanilang administrasyon sa nakaraang administrasyon. Bakit kailangan sirain yung nakaraang administrasyon? Kalinhanapin yung mga mali? Eh pwede naman silang gumawa na ng mabuti kaysa magsaya sila ng oras doon para makita ng mga taong bayan na sinsero sila sa pagsisilbi nila sa bayan. Diba? Hindi ba pwedeng ganun, Mr. President? Hindi ba pwedeng gawin nyo yung tama, gawin nyo yung mabuti, paunlarin nyo yung mga Pilipino, paunlarin nyo yung Pilipinas? Huwag na kayong maghanap ng mga mali doon sa mga nakaraang administrasyon. Tapos, yun ang magiging basihan ng mga Pilipino para ang mga Pilipino ay baka pagsabi na may pagkakaiba sa administrasyon ninyo. Diba? Yun ang dapat, diba? Sana sa ganung paraan lang, ganito kaliit, ganito kasimple na pananaw ng isang ordinaryong tao, sana maintindihan ninyo na hindi nakakabuti yung maghahanap ka ng mali sa iba para mapagtakpan mo yung hindi mo kaya. Diba? Eh kung hindi mo pala kaya, eh may malaking problema. Diba? Kaya ka naghahanap ng mali dahil nga hindi mo kaya. Ang bihira talaga. Ano ang masasabi ninyo, mga kasweet, sa pagkakaroon ng COVID ngayon ni Pakito Ochoa? Kaya naman ito hindi nakadalo sa Senate hearing ng Pidea Leaks. Meron pa ba talagang COVID ngayon? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.